Guys, welcome back to my channel. This is Running Official TV. Follow up lang po doon sa aking pinangako sa inyo na mag-vlog ako ng 1 o'clock ng gabi. So nag-try ako, nakalagay na po dyan sa aking video at pwede nyo na rin panoorin. So ang suggest ko lang po or pakiusap ko lang, huwag nyo po yung i-skip yung mga ads para pag may ipon po yan, promise po itutulong natin yan sa mga deserve na nangangailangan ng tulong. Yung mga alam natin na sa isang araw, isang bisis na lang makain, so doon natin ibibigay yan. So pakiusap lang po, huwag po mag-skip ng ads po. At pa-like and share na lang po at comment para po mabasa po yung mga comments nyo, yung mga hinanain nyo, kung ano pa ang dapat nating maitulong sa mga nangangailangan. So ang aking papasalamat sa inyo, lalo na sa mga masugid na taga-panood ng mga video ko, papasalamat ako sa inyo, lalo na yung tumulong sa aking bayaw na nakapagbigay. Ang aking kahilingan ulit yung sa nakalagay dyan yung update sa batang may sakit. Sana po mabigyan natin siya ng kahit kunting tulong para po mapagamot ko yung kanyang anak. So yun lang po aking inihiling at sana suportahan nyo pa rin ako sa mga aking mga videos para makatulong tayo sa mga nangangailangan. So guys, may balak din akong mag-video or mag-vlog ako dito sa mismong sa taas ng Pure Gold. So i-try kong mag-vlog ng ganung oras din, gabi. So papaalam pa natin sa mga guard kung papayag sila, dahil medyo pagdating ng gabi medyo creepy itong Pure Gold, sa taas ng Pure Gold, kasi ito yung nabanggit ko sa inyo sa first video ko ng nakakatakot is itong way, hallway na to. Pakita ko sa inyo itong hallway na to, yan, makikita nyo yan, yung hallway na ito, ayan, yung hallway na yan, ayan, yung hallway na yan, at ayan, ba, may mga hallway pa doon na iba. Pagdating ho ng pagdating ng gabi or 1 o'clock, may nagpaparamdaman dito. Dito po yung sinabi ko sa inyo na may babae dyan na naglalakad na may kadina, nakaputi. So isa siyang nurse na si Olivia yata pangalan niya. Olivia pangalan niya. Ginahasa siya ng mga hapon at tinorture pa siya. Kaya pala siya may kadina dahil tinalian yung paa niya ng kadina at binitin sa taas pati warig. So doon siya namatay sa torture sa ginawa na ano. Pero ginahasa muna siya bago siya tinorture. So hindi namatay siya. Kaya dito siya nagparamdam, pabalik-balik siya dito pagdating ng madaling araw. Yan. At ito sa part na to, itong part na to, yan ha, part na to. Itong part na to, yung hagda na yan. Itong hagda na yan, yan, yung hagda na yan, makikita nyo. Mayroon ho dyan, mayroon dyan nagparamdam na bata. So, wait lang ha. Babalik natin yung camera. Balik tayo sa loob. May nagpaparamdam dyan na bata. Ang style ng bata, halimbawa kung may naglalaro mga bata dyan, sasali siya. So ngayon kung masaktan siya, kawawa naman yung nasaktan, hindi naman siya nakita at nasaktan siya or natapik siya, napatid siya, binibigyan niya ng sakit. Kaya ingat po tayo sa ating mga anak sa mga lugar na medyo creepy, huwag po natin sila pabayaan. At lagi po tayo magdasal sa Panginoon, siya ang number one natin. Huwag po natin siyang kalimutan. So kung may time ako at pumayag yung mga guard na mag-vlog ako ng gabi dito, kung mayroon man kayong maramdaman or mayroon kayong makikita sa mahagip sa camera, comment nyo lang din para i-review natin, ha.
So, gawan ko ng paraan, sana huwag akong abuti ng takot. Kasi alam ko talaga na mayroon dito. Ito to. Kahit tanghali, ngayon, 11:30 na. Pagdating ng 12, mayroon talaga nagpaparamdam dito. Lalo nito, wala pang walang katao-tao. So, one time, share ko lang sa inyo sa nangyari sa akin. Nung ginagawa pa itong building na ito, naglalagay ng mga exhaust fan, tinawag ako ng guard dito, tinawagan ako sa bahay para mapatigil yung mga gumagawa kasi pag alas 12 na, mag-alao na, at nagagalit na yung mga residente dito. So pag-akyat ko dyan sa sinabi ko yung hagdan na yan, at pagtapat ko dyan, parang may biglang gumanyan sa tainga ko. Kaya ramdam ko dahil mayroon naman din akong pangontra sa mga elemento, ramdam ko na mayroon talaga dito. Kaya talagang tumaas yung balahibo ko. Parang ginanya ng buong ano ko. Kaya sa mga magagaling na dyan ng mga ghost hunter, sana i-advise nyo sa akin kung ano pa ang dapat gagawin or ano pa ang dapat i-improve ko. O lalo na yung, lalo na yung takot or dasal, ma-share nyo sa akin kasi hindi, alam ko po hindi biro ang magiging ghost hunter dahil nakikita ko sa mga, lalo sa kaibigan ko dyan sa may sa Davao de Oro, ang Team Watak, hello sa inyo lahat dyan. So sana next video ko magawa ko na yung aking papromise sa inyo gabi din ang iyan natin dito, ibablog natin. So, abangan nyo ito. Kung pag umayag yung mga guard at masamahan nila ako mag ano lang, hindi naman sama na, doon na sila sa malayo at titingnan natin dito kung may mahagip pa talaga guys sa camera kasi alam ko mayroon talaga, kasi ramdam ko talaga. So guys, maraming salamat, yun lang, abangan nyo ang susunod kong video na i-upload ko. Maraming salamat, bye bye, salamat.